Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Kick. Hello mga kayammers! Welcome back po sa Pagkaing Pinasarap. So ngayon, magluluto tayo ng isang pasta dish. So medyo mag-Italiano naman tayo ngayon. So simpleng-simple lang ito. Nadalawa lang ang ingredients ito. So Jack na magugustuhan niya ito at napakasimple lang iluto. So ang tawag dito ay Cacio e Pepe. So sa mga mahilig sa Pepe dyan. Oh my God! I mean, sa pepper. Kasi ang Pepe means pepper. And the Cacio means cheese. So, yung sangkap niya is more on cheese and pepper. So, ipiprepare natin ito, mabilis na mabilis lang. Then, iluto na natin. Balik po ako sa inyo. So, ito yung ating sangkap para sa Cacio e Pepe. Meron tayong pecorino romano. So, 300 grams itong aking binili. So, as much as you want, wala po tayong exact measurement ng cheese. So, as much as you want, na paglagay ng cheese ng pecorino, so much better, mas masarap siya. But sa pasta, I'll be using 250 grams of spaghetti pasta. And then we have around mga 1 tablespoon ito ng crushed black pepper. Pero kung meron kayong whole black pepper, then freshly grind, so that will do. Pero mamaya papakita ko sa inyo yung gagawin natin dyan. Okay? So magsimula na tayo. Okay, so ang gagawin natin sa ating pecorino romano cheese, i-grate natin siya dun sa pinaka-pino. Ito, dito. Okay? So okay, ito na yung ating nag-grate na pecorino romano. Ayan. Then punta tayo sa ating pasta. Okay, so ayan. Habang nag-grate tayo kanina ng ating pecorino romano cheese, so nagpapakulo na tayo ng ating tubig para sa ating pasta. So yung ating tubig, hindi natin lalagyan ng oil or salt yan. So as it is, tubig lang. Pag kumulo, lagay na natin yung ating pasta. So, iluluto natin yung ating pasta al dente. So, yung medyo, kasi iluluto pa natin mamaya sa kawali yan. So, make sure al dente yung pasta nyo nang hindi siya lumata. And by the way, pecorino cheese is originated, I think, from Rome. And kung gagawa kayo nito at wala kayong makitang pecorino romano cheese, so, pwede kayong gumamit ng Parmesan. Parmesan is actually parang lighter version ng pecorino. So, kaso ang pecorino kasi is mas malasa siya. Kaya, kung gagawa kayo nito, kung makakakita kayo ng pecorino romano, for sure marami naman sa grocery yan, much better pecorino ang gamitin nyo. Pero kung talagang wala kayong makita ng pecorino, Parmesan cheese will do. So, hintayin lang natin medyo maluto yung ating pasta. Then, iluluto na natin yung ating Cacio e Pepe. Okay? Okay, so ito na yung ating pasta. Malapit na siyang maluto. So, ang gagawin natin, yung tubig nitong pasta natin, lalagyan natin yung ating pecorino cheese. Okay, so lalagyan natin ng sabaw nung pinagpakuluan natin ng pasta.
Okay, then yung gagawin natin sa ating crushed black pepper. So ilalagay natin sa ating kawali. So iluluto natin siya para lumabas yung aroma and taste ng ating pepper. Pero actually, ang ginagamit dito sa cacio e pepe na pepper is the teddy cherry pepper. So kung may mabibili kayong teddy cherry pepper, so mas masarap siya kasi less yung spicy niya. So i-toast lang natin ng konti itong ating crushed black pepper. So maaamoy niyo yan kung kayo ang nagluluto nito. Maamoy niyo, maamoy yung pepper. So ayan ang ating pepper. So lalagyan din muna natin siya ng sabaw niya. So kung maamoy niyo, sobrang bango niya. Ayan. So konti lang. Then lalagyan natin yung ating pasta. So ayan, so naka medium heat tayo. And then, so ayan, lalagay na natin yung ating pecorino romano cheese. So yung cheese natin na magsaserve as the sauce. So matutunaw yan. Ayan. So kung makikita nyo, ayan. Ganda niya, di ba? Oops. Then, kung sa tingin nyo magda-dry yan, magda-dry ng konti, kasi mas maganda siya nung i-serve ng medyo, at least, hindi siya ganung dry. So, lalagyan nyo siya ng konti pa nung sabaw ng ating pasta. Pero for me, ito okay lang to kasi lalapot pa yan pag natunaw na lahat yung ating pecorino cheese. Okay then, so ito na siya. Natunaw na yung ating pecorino cheese. So medyo dagdagan natin ng sauce, yung sabaw pala, para hindi siya masyadong dry. So okay na yan. Ayan. So okay na yan. Pwede na natin i-serve yan. Okay? Okay, so ito na yung ating cacio e pepe. So I hope meron kayo natutunan sa ating recipe today. So sobrang bilis lang na pasta ito. Check na magugustuhan nyo, lalo na sa mga cacio lovers dyan o cheese lovers dyan. And then sa mga pepe lovers dyan. Oh my God! So it means pepper. So try na natin siya. Tikman na natin. Ang sarap. Wow! So, feeling ko nasa Italy ako. So, feeling Italiano. Dahil kumakain tayo ng cacio e pepe. Yan. Mamaya ako naubusin to. Kaya magpapalam tayo at meron pang gagamit ng ating kitchen. Salamat po sa inyong panonood. I hope meron kayo natutunan sa ating recipe today at try niyo yan sa inyong mga bahay. So, hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag po kayong magsasawang sumuporta. So, sa mga bagong pasyal sa ating kusina, so, huwag niyo po kalimutan i-click ito. At yung notification bell, i-click nyo yung all para lahat ng ating upload, manonotify po kayo.
at mapapanood nyo agad. So hanggang sa muli, lagi po kayo mag-iingat at lagi tayong magdarasal. So lagi nyo tatandaan, be happy, be positive, enjoy life. Paalam po, hanggang sa muli.